Magandang araw po ulit sa inyo mga sir. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang pagre-repair ng fuel gauge or yung kanyang sending unit. Kasi kalimitang problema ni Barako, ayaw gumana yung fuel gauge. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pwede na po kayo mag-subscribe. Ayan po, titistingin po natin. Kasi ang problema kasi nito, naalog lang siya, nabangga ito ay. Nung naalog po, hindi na gumana yung sa full. Pero yung sa may empty, gumagana pa siya. So, babaklasin na natin. Ayan. Pagkatanggal po ng upuan, tatanggalin niyo yung fuel hose. Tapos make sure na yung sakit po nung fuel indicator at sa fuel gauge ay natanggal na rin sa yung lock ng fuel tank. Kaya po tatanggalin muna yung sakit doon sa sending unit. Yan, medyo mahirap tanggalin. Tapos, tatanggalin na po yung fuel tank. Yan. Kukunti na po ang laman yan. Kaya itinagilid ko na lang po. Pero kung full tank po, magbabawas muna kayo ng gasolina kasi aapaw yan. Tapos, tatanggalin nyo na po yung 5mm na bolt. Apat po yan. Ang gagamitin nyo buntol sa 8mm na socket or T-wrench. Tapos pagkatanggal nyo po nyan, naandyan na po sa loob yung i-re-repair natin kasi may nasisira po dyan yung sa resistance unit. Meron po siyang parang tatlong tinidor parang tinidor na may tatlong paa ganun. Tapos may araw naman po yan sa pagbabalik para yung araw papunta siya sa harap para hindi kayo mabaligtad. Sa bagay, hindi naman po siya mababaligtad. Huhugutin niyo na po yung pinaka-uploader. At pag natanggal niyo na po yung pinaka-uploader, kapag isasaksak niyo ulit siya ang uploader, sakit yung binunot yung kanina sa ilalim ng tangki. Ay, para matisting ninyo kung gumagana nga siya, kung saan parte siya hindi gumagana. Ganun lang po, gagalaw-galawin niyo lang yan yung pinagkakapitan ng uploader. Tapos titingnan nyo ron sa gauge. Yan. Yan. May dating po siyang gumagana kasi ano po siya, naalog lang. Hindi naman siya totally sira. Ang gagawin nyo lang dyan, i-adjust yung ibibend lang po yung parang ang tinidor, yung parang copper sheet. Copper sheet pala. Yan. Tapos gagalaw-galawin nyo. Bubuksan po yun, yung loob na yun. Yan. Naandong kasi sa loob yan eh. Yung pinaka-variable resistor. Makikita nyo dyan sa loob. Ngayon, sa pagtatanggal naman po nyan, long nose lang o kaya plies. O kaya iangat nyo lang po muna bago gamitan ng long nose o plies. Yung maganda pa po ang cabin para hindi ma-deform yung lock. Yan po, sinikwat ko na siya ng kaunti tapos alog-alogin nyo na siya pagka maganda na yung kapit ng plies para hindi siya matupi. Dahil sa pagbabalik po niyan, medyo lumulog yan. Yan. Pag natanggal nyo yung lock, may washer pa po. Maliit din yan. Yan. Kailangan po medyo alalay, baka mawala. Pag natanggal nyo, pwede nyo nang bunutin yung lever nung sa floater. Yung pinakang arm. Yan. Tapos, makikita nyo na yung variable resistor na yan. Saka yung parang tatlong paa, parang tinidor sa ayon dalawa.
Pag inilabat po siya doon sa kabila, doon pala siya gumagana. Pag kasi sa full tank, high resistance po yun. Pag empty na, low resistance, ano nangyayari? Kukuha lang po kayo ng long nose o medyo maliit lang po dapat para itutupin nyo lang yung parang copper sheet na yan, yung napakalinggit na pyesa na yan. Itataas nyo lang para lumapat ng maayos dun sa resistance unit. Konting-konti lang po yan. Kasi pag nasubrahan, ano naman po yan? Nababali. Tapos, yung iba naman po, minsan putol na, ibibend nyo lang ng panibago, tapos, para lumapat lang doon sa kabila. Tutulak mo lang. Konting-konti lang po yan para lumapat lang. Kasi umangat nga lang ang naging problema niya na eh. Ngayon, pagka na-sure nyo ng okay na, pwede na pong ibalik. Sa pagbabalik naman po, medyo iipitin nyo lang ng ties. Kaya iipitin nyo lang ng konti yung pinaka-unlock. Yung katabi po ng washer. Para mahimpit siya pag ibinalik. Yan. Inilagay na po yung washer. Tapos yan lang. Sa paglalagay po niyan lang, kailan dahan-dahan din po para hindi ma-deform. So, hindi na po hala. Tutulak na po yan dahil pag nakapasok na. Itutulak nyo rin hanggang sa sumagad. Yan po yung pinaka-unlock niya. Yan, kailan po medyo hindi siya umaangat. Kasi pag umangat yan, hindi na rin magkukontak yung dalawa doon sa resistance unit. Yan, ngayon, yan, tulad po niya, medyo naalog pa. Sisiguraduhin niyo rin pong gumagalaw. Para pag naglagay kayo ng gasolina, yan, gagana na po yan. Lulutang na. Sa aminsan po ang nagiging problema niyan yung sa pagsasalin, dapat doon sa may sinding unit po hindi niyo gaanong itututok doon yung nozzle nung sa gasolinahan, kasi yung pressure niya maaring makatupi doon sa copper sheet na nagiging dahilan din po ng para hindi siya gumana. At kung maaring kung nagpapagasolina po kayo, ini-advise ko na medyo on trajectory nung nozzle nung sa gasolinahan nga ay paharap para hindi mapunta rin sa sending unit yung pressure. Yan, tapos titising nyo na uli. Sasaksak nyo ulit doon sa sakit sa may ilalim ng tank. Tapos titisingin nyo na kung aabot siya sa full tank. Yan. So para naman po, pagka mga ganun yung discarding ginagawa, nagkakaingi pa naman po yan. Pero kung medyo kukunti na nga yung other sheet, mas maganda po ipalitan na lang ng bago. Kasi minsan talaga hindi na kayang i-repair eh. And then, pag na-testing nyo na po ulit, kung okay na, pwede nang ibalik. Pag sigurado na po nakalapat yung may rubber po yan eh, ang pinakanggas, pwede na pong itagay yung apat na tornilyo, 5mm po yan, pero ang tools niya ay 8mm na T-wrench. Tapos sigpitan po sa criss-cross pattern para hindi tumagas. At
Kailangan po medyo tutok din lang kasi natitipong medyo yun. Yung hindi naman tatagas. So paano po? Kung ayos na, hanggang dito na lamang po. At sana po yung nakatulong muli. Marami pong salamat. At God bless.